Okay mga kapisway, pahit kapisay na dyan. So ituturo ko na po sa inyo kung paano i-set up yung piso wifi at piso net timer natin. So punta lang po tayo dito sa runabsblogspot.com yan. Nandito na po yung guide, lahat mga downloads, tapos yung video tutorial at diagram. So ito po yung piso wifi natin, piso wifi window. Same lang sila ng diagram ng piso net natin. Piso net timer, ito. Simwiring lang sila, magkaiba yung image lang. Tapos yung mayroon naman yung printer dyan, optional naman yung printer. Pwede naman walang printer. So ito po yung centralized na siya. So could in demand na piso wifi, could in demand na piso ni timer. So ito po yung gamit ko. Tested ko na to yung piso na timer, piso wifi, separate. So mayroon akong gawa dito na combo, ito yung itatalay natin. So nandito na po lahat yun ng kailangan natin. Ito, punta po tayo sa downloads. So nandito na po yung imager. Ito po yung flasher natin sa SD card. So ito, download mo lang to. Mayroon naman iba dito. So na-download ko na itong Windows imager. Tapos yung image na mayroon akong image para sa piso wifi standalone, piso ni timer standalone. Meron din akong combo. So ito yan, itatry natin. So na-download ko na itong combo. So i-write na lang natin. So punta tayo sa ito yung combo. So i-write natin. Tagal din yan, mga 3 minutes. So habang nito, meron na po akong na plus dito. Ito, pag plus niyan, maglo-loading pa yan, mga chichik. So hintayin nyo lang mapunta sa demo mode. Ito, naka-demo mode na siya. So yun pala nga guys, yung combo natin kailangan ng 4 lines na LCD, kasi yung piso ni timer natin at piso wifi 2 lines lang yan. Yung combo kailangan ng 4 lines. So recommended talaga pag ng 4 lines, kasi makikita yan yung time, makikita yung time ng wifi at saka sa piso net. So yan, oh, naka-demo, makikita mo naman dyan, oh, wifi piece, yung rate sa piso sa wifi 10 minutes sa PC, piso 6 minutes. So top, meron po yung wifi user, makikita nyo naman yung temperature at serial number. Yan ang gamitin natin, yung serial number. Iba-ibang range pa, iba-ibang serial number. So punta tayo dito para ma-activate yun. Naka-demo mode lang kasi to. So ang nagagamit dito yung piso wifi lang, tapos hindi mo ma-edit yung rate. So punta tayo dito sa baba, download, tapos pinakamababa nandito yung apps natin na Windows at saka sa Android. So pakita ko naman yung interface ng Android natin. Nandito, same lang sila, serial number at saka user at admin. So punta tayo dito sa Windows para ma-medyo kuan. So open natin app. So nandito na yung app natin sa window. So same lang sila, di ba? Tapos yung serial, post mo lang yung button, makikita mo, tapos picturean mo, post button, makikita mo yung serial. Yan ang serial. Tapos pag try nyo, gamitin nyo lang yung demo test na key para activation. So dito na matapos ito yung para sa user. Yan, explain ko yan mamaya sa inyo. Ito nang activate siya. So i-activate niya yung kwanto online. So online po to, boss. Ang mga bossing dyan, kapis wifi at kapis net. So dyan to login. So naka-activate na ba to? Check natin. Okay, naka-activate natin to. Parang na-try ko nito kanina. So yung makikita mo dito sa ibabaw, yung sa console, yung serial number, license na gamit na demo test. Tapos yung admin, pwede mo itong palitan ito po yung sa user kung gusto mo mang online monitoring po. Tapos yung MikroTik password, ito po yung MikroTik password pag naka sa MikroTik
Tapos ito rin po yung master password ng admin ng Piso Wi-Fi natin, kaya pwede natin itong i-edit. Tapos yung business title, tapos kailangan natin ng IP address para sa PisoNet timer. So yung server ni sumo natin, so dahil sa yung PisoNet ko naka nasa network na 22.1, so kailangan mo yan. Tapos sa dito, explain ko to, dito sa PC or PisoNet Wi-Fi, dati sa standalone, kung sa Piso Wi-Fi, ito po yung rate sa Piso. Kung sa PisoNet, ito rin din po. So, ito rin din ang rate sa PisoNet. So, iba. So, yung standalone natin na image. Pero dito sa combo, yung una niya sa Piso Wi-Fi. So, pwede natin lagay ng 12 minutes per 1 piso. Tapos sa PisoNet natin, lagyan lang natin ng kama para sa PisoNet natin. Tapos yung custom rate, 5 piso, 60 minutes. Ito, gumagana lang to sa Piso Wi-Fi. So, hindi to gumagana sa PisoNet. So, sa standalone, pwede kasi itong gamitin eh. Pag combo, isa lang talaga magamit. So, ginagawan ko pa ito ng paraan. Tapos yung only, one day only, one week sa Piso Wi-Fi lang din to gumagana. So, yung rate, sample 5 piso, 60 minutes. So, 5 piso, 60 minutes. Tapos 10 piso, 120 minutes, because 2 hours yan. So, yan, sundan lang nyo lang, makukuha nyo naman. So, tapos makita mo yung window mo naka-online. So, wala pang Wi-Fi user, wala pa rin PC user, makita natin dito. Tapos naka-online siya. So, i-activate na natin to para ma-activate na yung sa Wi-Fi natin. Magtay lang natin lalabas yun, mag-save and reboot. O, success, save and reboot. So, hintayin natin dito abang yan, gumagalaw kasi yan, magre-reboot yan pag nag-activate na. Hintayin lang natin kung mga 1 minute to 2 minutes. Kasi every minutes kasi siya nagchichick eh. So, hintayin natin pag magre-reboot yan. Habang naghihintay tayo, punta muna tayo dito sa guide niya. So, dalawang button to. Ito yung button na isa pang Piso Wi-Fi, tapos isa sa PisoNet. So, ito yung sa combo. So, mayroon tayong guide dito. Hindi beta test pa kasi ito eh. Testing lang to. Pero gumagana naman to. Tapos ito yung wiring pag naka-combo na siya. So, pag hindi naman kailangan sa PisoNet timer ng Microtech, pero maganda na rin pag may Piso, ano, diretso lang kasi sa switch eh. So, ito yan. Yung button na pang Piso Wi-Fi, tapos button na, yung printer, optional lang po yan mga ka-Piso Wi-Fi. So, optional lang yan. So, pwede naman walang printer kasi 4 digit lang yung kuha natin. Makikita naman natin dito eh. Ano, makikita natin dito yung rate natin. Post mo lang yung button, makikita yung mga rates. Tapos dito sa kuha natin, check natin kung ito sa yun, di ba nag-edit tayo ng admin dito, mapasok natin dito yung in-edit natin. Check ko lang kung nag-restart na ba siya. Medyo matagal siya nag-restart ah. Ayan, parang nag-restart na yan kasi nag-stop na. So, check natin dito. Hintayin nyo lang 1 to 3 minutes. Nag-restart mo na. Nag-reboot na yan kasi hindi natin nakita yung rebooting. Kasi, check tayo dito. Test ba yung pinalit natin? Pinalitan o na, pinalitan natin siya ng test. Synchronizing na siya mga kapiso. Tapos dito, ba't matagal? May internet ba ito? Wala tong internet yung
Tapos muna natin, baka wala ito. Okay, kumagana, activated na siya. Eh, ba't nag-offline to? Check lang ah, baka nawala yung internet. Kasi yung window kasi naghanap yon ng internet pag sasimula lang naman. Kailangan kasi siya mag-activate. So dito test natin ba't ayaw siya pumasok. Check lang yung internet natin ah. Mayroon na ba internet? Dito nag-offline mode siya. Mukhang nawala yung internet ah. Bumalik na. Kung nandito na, kita nyo naman dito sa medyo sa Marina dito sa kuan mga kapiso wifi. Sa Marina dito sa kuan monitoring lang talaga siya. Makita mo kung online tapos ilan ang gumagamit ng wifi, magandang PC tapos yung total sales tapos yung rate mo, business yung title tapos yung IP. So yan lang pwede mo diyan ma limited na konti lang yung naka-display dyan sa one. Tapos yung sa dito naman sa downloads natin, dito mayroon tayong saka mo lang install yung client natin pag na-install, na-activate na yung one. Kasi nag-offline mode siya, paano to? Reset na lang kaya natin kasi nag-offline mode siya eh. Try natin i-unplug kasi kanina nawala ata yung internet kasi nawala din yung monitoring natin. Baka mag online na yan kasi na try na lang natin. Tapos dito sa client download natin to. Meron na kasi ako dito. So saka lang natin to install pag lalabas na talaga yung activated natin na device. So wait natin mga copy. So mga konti lang yung 2 MB lang to. So medyo sira yung PLDT dito sa amin. Lagi nakuputol, malas naman. Hindi mo pa tayo. Wait lang ha. Tapos ito yung download ko na client installer. So mayroon tayong option nag-online ngayon pa nag-online. So sa kanina nag-offline siya eh. Sira talaga ito yung PLDT, laging nawawala dito sa amin eh. Okay, nag-online na siya. Sa simula lang to medyo matagal kasi nagka-configure ka pag hindi na mabilis na lang to. Nag-configure kasi siya sa mga na-set natin na sa console. So dyan nag-online na siya. Tapos yung bumalik na. Pwede natin siya install sa kahit naka ito dito sa laptop, kahit dito naka wifi lang basta SIM network siya. So yan, basta SIM network kahit naka wifi pwede natin siya install. O dito naka-connect to. So install natin yung client din ito mamaya. Tapos meron naman ako dito nasa disk list. Pinatay ko kasi yung timer ko sa disk list. I-open natin ito mamaya. So activated na siya mga kwan. So wipe off. Lumabas na yung piso wifi natin. Tapos yung naset natin na time, 12 minutes na yung wifi. Tapos sa piso net, 6 minutes sa piso net. So try naman natin install sa client natin. So sa client dapat bantayan mo na sa pag-install ng client. So meron na akong download dito client installer, tapos ito yung installer niya at meron siyang uninstaller. So pag-install natin dito ilagay natin yung IP natin na nilagay natin. So yung network IP natin para sa piso wifi natin, sa itong piso net. So tapos ito po yung uninstall code. So ikaw na bahala dyan. So try lang natin to, this 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
ito po yung gamitin pag uninstall code. So dapat mahirap dyan. Tapos dyan din pag mag admin mode ka. Tapos yun to install. So mag install yan. Tapos yung pag mag install yan, magre-reboot yan. Kailangan kasi magreboot kasi dinisable na yung power button. Tapos yung boot F9, yung setup kuan, pero sa akin para sa demo lang naman to, so try natin na hindi na i-reboot. So log off lang natin automatic kasi in-out lang natin to, kasi yung ibang kuan mamaya ma-disable din, kailangan kasi ng restart din. So dito makita naman natin to, pag log in nito lalabas na yung timer. First time po kasi lalabas, lumabas na yung timer, diba? Kahit dito sa setup natin na install. So gawin natin, meron kasi yung ginawa natin kanina yung nasa Microtech, yan ang gamitin nito, yung this 1, 2, 3, 4. So ito yung admin, naka-admin mode to siya. So every yung admin code natin pwede magamit sa kahit ilang bisa, ilang PC. So close ko muna to, admin mode siya. Tapos check natin doon dito sa ano, open muna natin yung Microtech. Tapos install naman natin dito sa laptop, kahit naka kuan lang to, naka sa wifi lang siya, tapos naka SIM network. So try natin dito sa laptop para naman mata 22 yung IP natin, 22. Tapos yung parang depressed lang din yung uninstall code natin, dapat di natin malimutan para di tayo mahirapan. So install mo natin. So install na yan, installing na. So makikita mo dito, makikita natin, open ko muna tong sa habang nag-install yan. So mag-reboot. So muna natin to i-reboot. Log off lang, mamaya mawala yung mga buttons yan. Pero pag uninstall mo, babalik naman yan mga copy sa wifi. So login muna natin dito sa kuha natin. Wait lang ha, para nag-iero yung, kasi nag-log off kasi ako, nag-iero yung this list natin. Gumagani rin to sa this list. So pakita, para makita, mabandimo ko sa inyo kung kapasok ba tayo sa ano. Tagad na tayo ito makakapasok sa this list. Ayan, tagal makapasok. Mag on tayo ng PC doon sa baba, nasa baba kasi yung PC ko. So wake up natin, try natin yung Windows 7 at saka Windows 10. So dito try natin maghulog. So maghihulog tayo. So open natin yung Microtech natin para makita natin kung lalabas ba yung code. So try natin dito, meron code dyan. Tapos yung limit time, so hulog tayo ng 5 peso. Sadali lang, hirap kasi pag nakawanan. So 5 pesos, so automatic coin credit 5 peso. So lalabas dyan yung 5 peso. Kung sa wifi time siya, 1 hour siya, tapos sa PC, 30 minutes lang. So, meron, pwede ka na pang mag-add dyan. Meron naman yung countdown, medyo matagal din yan. So, dito, yung button mo, dapat lalagyan mo ng label. So, try natin yung ito kasi sa wifi, so 1 hour to. So, magpiprint din to. Magpiprint siya. So, nakikita mo yung print niya dito sa EPRB. So nandito din siya, EPRB 1 hour. EPRB 1 hour din yung uptime niya, limit. So naka 1 hour siya. So pinindot kasi natin yung sa piso wifi. Pag maghulog naman tayo sa piso net natin, so maghulog tayo 5 peso. Pili lang kayo kung saan dalawang button lagay mo. Lagay mo so hulog naman tayo ng 5 peso.
So kung i-post niya sa Wi-Fi, 1 hour siya, pero sa PC 30 minutes. So try natin sa PC. Magpe-print siya more than 5 peso lang, pero hindi naman to sa akin, nakasanayan na sila, hindi na sila magpe-print. So ito po sa kita natin to sa piso dito. Ito po yung code niya, GFFY, GGFY. So 30 minutes lang nakalagay sa 5 pesos. So ito po yung sa rate kasi natin, times 2 yung sa piso Wi-Fi, tapos sa piso net, 30 minutes 5 pesos. So yan, lumabas naman dyan, oh, ito yung code natin, yan, 1 hour. Tapos itatry natin to kung gumana ba yung time natin. Sandali lang, control alt delete, sandali lang, lagay ko muna to dito. Ano po kasi to, ano to narita. Unang restart kasi dito. So lumabas na yung timer. So unang gawin natin, pag wala pa tayong account, create. So testing lang tayo, create tayo ng isa. Create tayo ng account for demo lang, 1, 2, run. 1, 2, 3. So confirm run 1, 2, 3, na-create ko. Tapos gamitin natin yung code GGFY. So GGFY. So gamitin natin yung code. So nakapasok siya 30 minutes sa dito. So dito na pumasok yung sa PisoNet natin. Tapos try naman natin dito sa pwede din tayong mag add time. So try natin add time tayo ng 1 peso. So ito lumabas 6 minutes sa PC, 12 minutes sa PC, sa PC Wi-Fi. So pag i-post mo yung PisoNet, so sa PisoNet lang din siya mag-time. So hindi na ito mag-print kasi less than 5 pesos. So code, madali lang naman yan i-con sa i-memorize. So PGGG. So add time lang, add time siya ng 6 minutes P G G G. So pwede, hindi naman ito case sensitive kahit naka-small letter sa dito sa kuan. So nadagdag yung 6 minutes. Ayan. So hindi pwede ito gamitin ng sabay-sabay sa pag mawala, hindi naman yan magamit sa iba. Try natin lagin dito sa P G G G. So hindi yan gagana. So wala, hindi siya nag add time. Tapos try natin din doon sana. Uy, kalimutan natin. O natin yung sa kalimutan, lagyan natin dito sa ating, ito dito sa na-remote ko kasi yung kuha natin this list. So try na, pwede din tayo gagawa dito ng account. So dito po yung sa this list natin, sa baba to kasi sa baba. So try ako, test 1 2 3 4 5. So gawa tayo ng account, once lang tayo gagawa ng account, kahit yung account mo kahit sa ibang unit pwede mong gamitin. So create na ako, tapos maghulog tayo. Tara sa kuan. So GMED, so GMED, so pasok natin. So nakapasok sa baba, GMED. Kita natin dito, GMED. Nakapasok din sa, nag-print siya kasi more than 2. Optional lang to yung printer mga boss, kasi madali lang naman i-memorize yan eh, GMED. 4 liters lang eh. So gumagana na sa baba to. So tapos i-try natin mamaya yung online monitoring. Ilan na ba yung nakalagin dito? Ito po sa Wi-Fi natin, tapos ito po sa PisoNet natin. So nakalagin. So makikita natin kung ilan ang nakalagin. So check natin sa monitoring natin. So try natin ulit yung sa Piso Wi-Fi mga boss. Gumana ba? Ulog tayo ng 5. O
5. Pag pisunit yung piso wifi time, 1 hour sa piso net, 30 minutes lang. So pili lang sila kung piso net nila gamitin. So sa wifi na gamitin, dito sa wifi button dapat mag-label ka talaga sa button mo. So ito wifi to, so dapat lalabas to IWMU. So lalabas, so lumabas IWMU, lumabas yan. So 1 hour din sa ticket, sa kita nyo naman diyan. Tapos try natin mag-monitor tayo. So may ano, gumana siya sa kahit naka wifi dito sa this list natin, kahit dito sa server, naka-admin dito sa server. So tatlo yung naka-login natin. So try natin sa online monitoring. Open ko lang yung online monitoring natin dito. Tapos dito sa kwan, isabay natin dito sa Android natin, sabay natin. At tapos yung sa dito sa PC, naka-close kasi. Pwede mo yung demo, tapong yung ginamit natin na pinalitan natin yung Danbin na test kasi pinalitan ko dito na natin nilagyan yan sa user. Kita nyo naman. So double click mo lang yan. Wait lang. Tapos do yan to login as user sa nilalag natin dito. Para naman makatabi. So sabay natin dito. So nag-login na siya. Nag-loading. Kahit malayo ka, mamonitor mo yung one mo, yung window mo. Sandali lang, hindi pa nagre-refresh kasi bago pa siya, hindi pa siya nagre-refresh. Wait lang oh. Pero meron siyang temperature pa yung nakuha niya. Hindi niya pa nakuha yung ano na niyang dito nakuha na. Oh, nakuha na dito. Oh, yan. Yung tatlong PC na online sa PC tapos sa wifi, wala kasi nag-connect sa wifi. So lang pag may mag-connect sa wifi, automatic yan may lalabas diyan na sa wifi. So refresh natin dito kasi yung interval niya 1 minute kasi. Sandali lang na. Enjoy to log in. So pareho lang naman sila mga dyan. 48 yung temperature, 3 yung online sa PC, tatlo yung naglalaro sa PC. Kasama na yung admin. Oh, tapos yun yan. Kita nyo naman yan, device temperature sa baba. Tatlo yung naglalaro sa PC. Tapos kung sa wifi, makikita din natin yan pag login, pag may nag-login sa wifi. So sa next video natin, try natin i-demo yan. So yan lang po mga kapi-piso wifi dyan. So kung mayroon pa tayong, yung activation natin, 250 pesos lang po. Pwede mo gamitin sa piso wifi, pwede sa piso net, pwede rin sa combo. So makasave ka na talaga. Mura lang siya, ito 50 pesos. Tapos i-try mo na lang. Mayroon kasi akong demo test. So contact niyo lang ako dito sa Run Ads Blog Spot. So check natin dito. Gumagana naman yung ano timer natin dito sa this list sa naka-wifi. Basta SIM network lang sila. Tapos mayroon naman ako mga tutorial sa paano i-configure yung MikroTik doon sa dito na rin sa vlog spot natin. So mayroon tayong guide dito, yung mga video ko talaga para naman makuha. So yun lang mga kapiso pa. Tapos yun, dito makikita mo dalawang button lagay mo. So okay na rin to. Tapos ang gagandahan, meron siyang monitoring. Ito makikita mo yun naman yun. So yan lang po mga kapiso wifi. Sana kung gusto nyong kwan, meron naman akong contact dito, merong number dito. Pasensya na, medyo busy tayo kasi meron din akong ginagawa na water billing system. So kung meron pa tayong idadagdag dito, pag may call lang, dadagdag na lang. Pasensya na, medyo busy tayo mga kapsi-wifi. Yan, dito lang po. O, ito try nyo lang to, meron naman tayong demo test. So, salamat po kapsi-wifi.